ng mga parituwa ko para at naibitahan na magsalita para sa inyong evangelistic and revival as 2014. At nung po naman sa atin ng Ilanes, Pastor, actually, hindi ko alam kung saan ko magsisimula sa pagsasalita ko. Naalala ko lang kung paano ko nagkaroon ng pakikisama sa church na ito. May tatay sa pamamagitan ni Kevin Lelor at Sister Annie na sila naroon sa Luzon. Nabalitaan nila na meron isang pare na na-convert. At tinawag ng Panginoon Pastor na ikwento nila ako kay tatay. At sabi ni tatay, kailangan makilala ko yan. At yan na simula na kukuhinig pa rito. We've been very close. Sabi kong parati na si tatay ay isa sa mga haligi ng Bible Baptist Church. Bible Baptist Church. Bible Baptist Church. Na-emphasize ko sapagkat hindi dapat maalis natin yung Bible yung sa Baptist. Hanigi ng Bible Baptist Church Fellowship dito sa Pilipinas. Because he was one of the champion when it comes to the principle concerning the indigenous autonomous of this church. Talagang pag pinag-usapan mo yung standard ni tatay ay makikita mo hindi malayo sa Biblia. Pero nang mahigit ko mulang 2 taon ang aking pastor ay namatay din. Umuwi na rin sa salamin. Si Tony Marcelino Arias, aking pastor. Pero bago siya namatay, sa totoo lang, nagpapaalam ako sa church at pinupunta ko siya sa hospital. Si Pastor Arias ay maraming inahabilin. At ang kanyang hindi ko malilimutan sinabi, huwag kang maghahanap ng pensin. Subalit, kung meron mag-pensin sa iyo, ipakita mo ang tamang pensin. When you go to mission, Sobering. Pangatlo niya sinabi, ang mission, gusto ko, yung mga walang property, gusto ko, binahan niyo ng property, ang mga mission work na walang balik. Naalala ko sapagkat, mahirap yung wala ng pastor. Good thing na naihandaan kami ni Pastor Arias bago sa umalis. Pero mas masakit kung mawawalan kayo ng iglesia. And your church is on you.
yun ang mas masakit. Sinabi ko po ito sapagkat ang iglesia nito ay dapat na maging matatag. Binuhanan po ng Panginoon ang inyong pastor. Masakit po sa tayo nga na mababalitaan po na may mga umalis dahil wala ang pastor dito. Sasamantalin ko po ang pagkakataon. Mas kailangan ng inyong sumbahan ang inyong suporta. Dalawang taon na nalipas mula noong 2014 na magkakilala ng pastor. Nasunog ang bahay sa bahay o 2016. Then 2017, nalagkasabay kami ng speaker doon sa Cebu. Sa Mandawi, Cebu. Sa isang conference. At nakita kami ng tatay ko. Ibinigay ko sa kanya yung kumpletong compilation ng materialis ng mga nasunod dito. Sapagkat na pumunta ko ng 2014, pinicturan niya, tapos nagpasiros pa siya ng mga copies ng kanyang mga literature. Pinadala niya sa akin yun. Binasa ko, inaral ko, at kinumpay ko sa isang lahat ng aking natutunan, sinulat ko, kinumpay ko. Nagkita kami sa Cebu at ibinigay ko sa kanya. Napaluha siya sapagkat yung misis, inaanap niya yung mga materialis niya. At sabi niya, kanya pala binigay ko sa yung mga kopya. Ganito pala ang mangyayari. Ibibigay ko sa akin at maaalaala ko, ito nga yung mga lesson ko, ito nga yung aking mga preachings. And we talked all the night. Nung naroon kami sa hotel, we talked about Baptist distinctive, you know, na sabi ni Pastor Gaga, Pastor Roy, diba, sabi niya, dapat hindi ko kayo pinagsama sa isang kwarto kung ngayon nagkakaroon niya kasi nag-fellowship kayo all the night. So, it was been a very, very blessing, very much blessing sa aking ministry. As a testimony, kailangan merong nanilindigan. Kinakailangan merong manghahawak sa aral ng Panginoon. Sa ating panahon ay kailangan. Sa awa ng Diyos, Tatay, ipiniswal. Biniyayaan sa ng Diyos ng isang kwento na magiging isang kwento tungkol sa kanyang ministry at aalisan ng ayos. Hindi masamang kwento ang iniwan niya sa atin. As a matter of fact, some of us, we will miss him pagdating sa Bible doctrine. Teaching, preaching, at sa kanyang administrations. Sa mga kapatid po na pastor dito, mas karapatagal po kayong magsalita dito kasi mas marami kayong alam kung mas kanya. Kaya, pwede papasalamat sa biyaya ng Diyos na makabahagi sa umaga nito sa paghatid sa kanya sa muli ng tungan. Pumunta po ako dito to pay respect to the family of Tatay and to pay respect to the family ng Bible Baptist Church dito sa Manuel Vega. Ginagalang ko kayo dito sapagkat kayo po ay bunga
ng pagpapagal ni Pastor para sa Panginoon. Hindi kita mag-iyak. So, wala-wala pa, hindi tayo magtagal. Hindi lang. Hindi pa tayo susunod doon, hindi tayo tayo. Magtrabaho pa tayo. Okay. So, pero maraming kwento. Punta tayo sa 1 Thessalonians chapter 4 in verse 13. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. So, salamat sa ating Ginoo, sa ating Diyos ngayong umaga. At napapanood tayo. I saw the live programs on Facebook. Last 2 months, nandun po ko sa Digos Davao. Hindi ko alam kung yung mga nag-Digos dito. Pero we talk with Pastor Fred Mangadlao at nagkasundo ang mga fellowship doon na this October si Tatay ay bibigyan ng tribute doon ng mga pastor. Bilang pagkilala sa kanya as an independent Bible Baptist Church. Pillars, one of the pillars of the biblical faith in the Philippines. Yan po ang plan doon. At nakasahit po sa akin na i-improve siya. Kaya, hindi niya na marinig ito. Pero gusto ko sabihin sa inyo na marami na pamahal ng pasko. I don't know if Pastor Mangadlao ay nakapalito at pinatawag ko sa QB sapagkat doon sa simbahan nila gagawin niya. Yes. And it's called this Holy Scripture, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. But I will not have you to be ignorant, brethren. Atin doon na palihog, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren. Concerning them which are asleep. Isama na natin sa tatay. That ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with his words. Manamin, salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat po sa mga pamilya na verses ito sa mga anak mo. But your message, the message of this book, doesn't change. At maraming mga bagay pa na maaayag at patuloy din naaayag sa dakila ng salita ito sa akin. This morning, I ask you,
strengthen, establish, edify, and comfort one another. To say, Heavenly Father, as I pray, in the name of your Son, Jesus. Amen. Amen. Salamat po at magpapunod po kayo. The title of my message this morning is about the hope. Our hope through the gospel of the Lord Christ. Ang ating pag-asa sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon is the Word of God. Ang Biblia ay salita ng Diyos. And it's not just a Bible or a book that contains the Word of God, but the Bible is the book, is the Word of God, the book, the Word of God. For all Scripture is given by the inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction of righteousness, that the man of God be thoroughly furnished unto all good works. Nananatili niya ng stand ng tunay na baptis. Ang salita ng Diyos ay pinasihan. Ang Biblia at lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos. The Holy Spirit is the author of this book. God is the author of this book. Kaya mayroon itong authority because of its author. No one has given the authority upon this book. But God is the authority of this book. We believe when the Bible speaks, when we read the Bible, God spoke and speaks to us. This is the reason why when the Apostle Paul wrote this book, he said to the church, Sakya, for our gospel came not unto you in word only, but also in the power and the Holy Ghost. As much as your eyes. In 1 Thessalonians chapter 1, verse 5, nang ang Ebanghelyo ay dumating sa inyo, hindi ito dumating na para sa salita lang ng tao. Ito ay di man yung dumating sa inyo na mayroong kapangyarihan kasama ng banal na Espiritu at na may buong katiyakan. And in verse 6 says, and ye became followers of us. And ye became followers of us. Praise the Lord. Nang ipinangaral ni Tatay ang Ebanghelyo sa lugar ng Mindanao at Visayas at dito sa ating bansa. Ipinangaral niya ito na hindi kagaya lamang ng kanyang salita. Kung hindi ipinangaral niya na ito ay salita ng Diyos. May buong katiyakan. Kaya marami ang naging nakasunod sa pangangaral na ito. Sa inyo'y parehas ng pagkakasulat. Sa banal na kasulatan in 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, and he became followers of us and of the Lord. So as patunayan ang iglesia nito, the National Thessalonica ay naging isang mabuting halimbawa sa mga nasa Macedonia at Achaia. At inyong maalaala, ang Iglesia sa Macedonia
ay naging isa sa mga isang pagdating sa mission support na sinabihan sila ni Apostle Paul concerning giving and receiving. Walang nakasama sa akin kailan. Yung fellowship ninyo sa mga nang ganihin ko sa inyo ang Ebanghelyo at na kayo ng pakikisala nyo'y naroon ko rin. And you know what? Ang iglesia nito ay isang ganing mabuting halimbawa sa iglesia na nasa Macedonia. Seeing in the future na ang iglesia nito ay magiging isang mabuting halimbawa sa lahat ng simbahan. At patuloy na mabuting halimbawa sa lahat ng simbahan. Hindi tayo aalis sa salita ng Diyos. Tatay, ko rin tayo. Itagoy. Ibabalik natin ang fellowship sa Visayas ng Dilaw. Mabuti lang ang Diyos sa Visaya. Yung pala dahilan para sumama pala dito sa akin. Sa pagkata sa lady ko. Tatay, itagoy. Ang Bible School, ibabalik natin dito. Sa Manuel Vega. And I have all the other people that I don't know if you would have it is about buying. Now I'm not gonna give you more notes, please. I want guys to see that. At sila yung maging mga faculty members sa Bible study. And he collected a copy, he borrowed a copy of the Articles of Faith. At that reproduction ito, the original copy of the Articles of Faith. Ng Bible Baptist Fellowship of the Kings. At nakatanggap ako ng kumpel yan. Kumpel ng Lord. Salamat. Again, sa iglesia. Ang salita ng Diyos ay pinangaral sa inyo na hindi kagaya ng salita ng tao. Kaya kung si tatay ay magsasalita ngayon, sasabihin niya ngayon, salamat sa Diyos. Sapagkat tinituloy niya ang pagkakasulat at gusto ng Pablo sa maraming kasulatan na siya ay pinatubayan ng maraming Espiritu. Ay sinabi niya, for this cause also thank me God without ceasing. In 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, for this cause also thank me God without ceasing, because when we receive the word of God, which he heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in the word of God. Which worketh, which effectively worketh also in you that believe. Inyari po si natin. Kami pong mga pastor, wala ka ng ibang pinagpapasalamat sa Diyos kung hindi nakita namin ang salita na pinangaral namin sa mga nakapakinig ay naguna. Ang pinanggap nila ito nakagaya ng salita ng Diyos ay hindi kagaya ng aming salita. Kaya kung sinabi, magpapasalamat sa tatay, sasabihin niya, salamat sa Diyos. Na ang pinangalan ko sa inyo ay tinanggap niyo ang kagaya ng salita ng Diyos at hindi ko salita. Yes. Si tatay ay tumisan. Sa edad na 88. Tama ko ba ako? 88? Tama ko. Parehas kami ng birthday.
August 22, aming gabi. Gusto kong patiin yung sarili ko. Pero ang pangit eh. Self-serving yun, diba? Kaya ang ginawa ko, binati ko si tatay. Yan sa Facebook. Yung clippings na sinasabi ko kanina, nakita ko yung page na yan, nakaupo kami. Doon sa baba. That's 2014. At yun ang pinosa ko. Sinabi ko sa kanya, yung gusto ko sabihin ko, na pinararating ko sa lahat. But 2 days after, nagdating sa akin ang balita, umuwi siya sa langit. And immediately, I edited. Inilagay ko doon, edit ako agad. Ngunit pagkatapos ng ikalawang araw na lumipas, ay nagpaalam na siya. Ang Diyos ay gumagawa ng istorya mula sa Kanya sa ating mga buhay. Ang kasaysayan ni Pastor Alfredo Uwele, karamihan dito sa kanyang muling buhay ay kasaysayan ng Diyos at pagkilos ng Diyos sa kanya. Wala tayong sariling ginagawang kasaysayan ngayon, kundi ang kasaysayan ng Diyos ay sinusulat niya sa pamamagitan ng paggamit niya sa ating mga buhay. Inawala ako sa kanya. Kamusta ang buhay niyo? Suppose sa araw na ito sa Manila, kanda ng sakyan, pero kailangan mangyari talaga para pang hinihig ko pa kung papunta dito. So from Mayorga, we went to Luluan, Leyte. Tumuha kami ng sumakay kami ng pasta, punta kami ng Lipata, sakay kami ng bun, non-stop bun. Punta ng Butuan City. Pag Butuan City, nandoon si Kenneth Dolor at si Pipo. Sila ang nagdala sa akin dito sa Gabi. Dumating kami ng Alas 12. I slept, ako'y natulog ng alas 2 ng madaling araw. Kasama ko yung San Miguel. Hanggang ngayon ay hindi pa ako nakaka-recover sa mga alaala ko kung paano tumawa ang Diyos sa buhay ng inyong pastor. Naaalaala ko, napakabuti ng Diyos sa pastor niyo. Yan ang maalaala natin, ang gawa ng Diyos sa buhay ng inyong pastor. Kaya kahit na wala sa dito, alam ko, kung nabubuhay sa nararamdaman niya yung malasakit sa inyo, aalis siya. At sino ang magpapatuloy ng kanyang sinula? Ganyan din ang nakita ko sa sulat ng Apostol Paul. In 1 Thessalonians chapter 3, hintay na tayo, puro tayo na sa Molina. Ah. So 1 Thessalonians chapter 3, verse 1. Ipinadala niya si Timoteo sa kanila. In verse 2. Nung siya ay mahiwang mag-isa sa Atenas, minabuti niya pinadala sa kanila si Timoteo, ang ministro ng Diyos, 1 Thessalonians 3:2, and a fellow laborer in the gospel of Christ.
to establish you and to comfort you concerning your faith. I thank the Lord kung may mga ngaral sa inyo na kaya ni Pastor Tita. Subalit papayag sa Pastor Tita sa concern ng tatay ko sa inyo ng buhay. Same with the concern of the apostle. Kailangan ng mga ngaral na mapapitibay kayo to comfort you and to establish you concerning your faith. Yan ang mahalaga. Yan po ang mahalaga. As a matter of fact, daman-daman ni Apostle Paul ang pangunguli na sa iglesia nito. Gusto niyang makita yung iglesia nito para matustusan at papunan yung kapulangan nila sa pananampalataya. We will go to read verse 10. Night and day pray exceedingly that you might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Gustong-gusto ko kayong makita para yung kulang pa ninyo sa inyong pananampalataya ay magpunan. Sa panahon ito, maraming nangangaral. Marami rin gusto magpasto. Subalit iba ang mga sakit ng Panginoon ay pinakita sa pagkakasulat nito. At ito ay mapagtibay at mapangalagaan ng pananampalataya at patustusan ng pangailangan sa espiritual ng mga mananampalataya. Yan ang kailangan ninyong ipagdasal. Kay Pastor Nathan, Lord, tulungan mo si Pastor Nathan. Ngayon, maraming magagaling magsalita. Maraming mamuhusay mga ngaral. Pero kung sa kanilang pansariling kapakanan ang kanilang iniisip, yan ay hindi tinatanggap ng Diyos. Si Pastor Wele ay kilala sa panindigan tungkol sa pananampalataya. Ayaw niya ng liberals. He was very strong concerning biblical doctrines. Gusto ko sabihin, isa si Pastor Wele na kung isusulat ang kasaysayan ng Baptist Fellowship sa Pilipinas at hindi maisasama ang pangalang Alfredo Wele sa kasaysayan niyan, kulang ang kasaysayan. Hindi niya na kaya sabihin ito eh. Siguro, at sinasabi ko, ito marahil ang dahilan kung bakit napalapit ako kay Pastor. Una sa Pastor Arias mo, pangalawa sa inyo. Ibigay sila ni Pastor Arias. Marami nang lumisan. Umuwi na sa langit si Pastor Asis. May like Pastor Asis. Bago mag-preach kakanta yun. Umuwi na ang Pastor ko. Umuwi na si Pastor Paladay. Umuwi na si Pastor Ben. Natitira na lang tayo.
Kaya kung magbabago tayo ng doktrina, God's people, independent tayo, Bible Baptist tayo. Self-governing tayo. Self-pagiging tayo, self-supporting tayo. Namimili tayo ng kapelosip natin. Hindi tayo na magagamit kanino mang entity o samahan o sino mang tao. Tayo ay gamit ng Diyos sapagkat pinili tayo ng Diyos. Be not the servants of men. You are bought with a price. That's a very strong message of the gospel. Jesus bought us all men. Sa pamamagitan ng dugo niya. Amen. Now, sa lahat na dito, Ebanghelyo ang naging pangkla o angkor ng panindigan ito. If Jesus is the anchor of our soul, it's because of the gospel. Dahil sa Ebanghelyo. Hindi kasi tayo yung mga taong, you know, walang pag-asa. Hindi tayo yung mga taong walang pag-asa. Para malungkot, hindi. Ang mga tao na nanulubay at nanulungkot sa daigdig na ito ay mga walang pag-asa. Hindi na kaya natin na meron pag-asa. Kaya, inaalala ni Apostle Paul sa sulat na ito, ang tungkol sa kapangyarihan at pag-asa na meron sa Panginoon, hindi ko ibig na kayo yung walang kalaman. But I would not happy to be ignorant with you. Tungkol sa mga namamatay. Kaya ganoon na lang ang malasakit ng mga lingkod ng Diyos kung na si Apostle. Isang araw magigising. Ganito tayo pinaliw o pinagisigla at pinasayan ng Ebanghelyo. Hindi ito makukuha sa daigdig. Ang aliw na binigay ng Diyos sa atin at ng Espiritu Banal ay hindi kagaya ng pangaliw na mula sa kanibutan. Imagine, kung ngayon lang ito mangyari, bigla na yan magising. At tayong mga sumasampalataya ay papalitan ng katawang hindi na masisira. Katawang panglangit. Imagine mo kung ngayon ito mangyari. Subalit may takdang oras para dyan at ang Panginoon na nakakalam. Amen. Meron tayong Ebanghelyo na hindi kagaya ng itinuturo ng iba. Nang sinasabi ng Biblia, if we believe that Jesus died and rose again, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. As a matter of fact, uunahin ng Panginoon ang mga natulog na kagaya ng tatay na gisingin at mauuna doon sa lapangan at magmarcha at tayong mga buhay ay papalitan ang katawang hindi masisira at doon ay sasalubungin tayo ng ating Panginoon sa lapangan. Kaya kung si Jesus Cristo ay hindi mo din nabuhay mula sa mga patay, walang pag-asa, walang kapuluhan ng pananampalataya ito. Isa sa nagunakang Biblia, hindi na ako magagalan ng Ebanghelyo.
Hindi na tayo makikipagbaldaan sa mga halimaw na kumukot at nagpapasama to those preachers who water down the message of the gospel. We'll stop, and I will stop preaching kung hindi muli nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Ngunit si Kristo yung muli nabuhay mula sa mga patay. Kaya gusto mong palataya ka na si Kristo yung namatay, nilibing at muling nabuhay. Si Tatay din ay muling magbuhay. Ang tayo sa kanyang pagsang palataya sa Panginoon. Kaya natin sinasabi na ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay pakinabang. Pagkat tayo yung muling nabuhay muli, kung tayo mamatay, wala nang kamatayan kayo. Wala nang pagkahiwalay sa Diyos. Magpakailanman. Makakasama na natin ang Panginoon nung walang katapusan. And we shall never be the Lord. We shall be ever be with the Lord. Forever, forever, forever. At dito tayo inaaliw. Samantala, kailangan tayong managiging matapat sa pananampalataya nito. Hindi na natin siya makikita sa tatay. Pero mananatili ang salita ng Diyos sa puso ng bawat tumanggap nito. Ganyan tatay ginamit ng Panginoon. Hindi mo mahigitan ang ginawa ng Diyos. Aking pastor bago namatay, sinabi niya, Brother Leon, malapit na. I am now ready to be opened. I work, and I earn money, not for myself, but for my Lord and for the ministry. Huwag mong kakalimutan, tuparin mo ito sa lahat.
Panginoon hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko malimutan kung paano ko niligtas sa Panginoon. Sa isang simpleng pangangaral, nakasutang na ako ng araw na yan. Mayroong nagwali sa Land Transportation Office LTO, this avenue. Biblia ang hawak. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ang pinangaral. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Nangusap niya sa akin na ang kapatawaran ng kasalanan ay biyaya ayon sa biyaya ng ating Panginoon. At ang biyaya na mayamang biyaya ng Diyos ay ang katawan at tubo ni Kristo. Ang Diyos na nagkatawang tao para ibigay yung dugo niya at katawan niya para sa kasalanan natin. Nung naisip ko kung nagpapatawad ako ng kasalanan ng tao sa confessing room, paano yung kasalanan ko? And I found the answer. The grace that's in Christ Jesus. Christ was full of grace and truth. Maraming pinag-uusapan ko sa biyaya ng Diyos, pero ang tunay na biyaya ng Diyos na dito tayong nakatayo ay si Kristo mismo. Yan ang walang humpay at katapusan hanggang sa muling buhay ng Pastor na pinaulit-ulit dito sa mga kapatid at sa ating mga Pastor. The gospel of the Lord Christ. That's why we find comfort and found comfort and hope because of the gospel. God bless you. Sa iglesia, alam ko ninyo si Pastor Nathan ang associate pastor dito. Wala na po si pastor. Siya na po ba yung napasunod na sa puso niyo na pastor niyo dito? Amen! Tatanungin ko po kayo ulit. Wala na po si pastor. Pero nasa puso pa ninyo, church. Pastor Nathan na ang pastor nyo. Amen! Mahalin niyo po si Nathan. Tulungan niyo. At ang pamilya. Ipagdasal niyo niyo. Pastor Nathan. Baba ka. Yan. Baba ka na dito.
atin mga pastor. Ipagdasal mo yung pastor. Ipagdasal natin. Pastor Billy, please. Pangunahan mo siya. Tahimik, kanya-kanya tayo mag-pray para sa kanya at sa pamilya niya. Ang Diyos, once na si pastor nag-pray na, pakitas yung kamay ninyo, pabok na dito. Ulitin ko po. Pag si Pastor Perli, magkakaroon muna tayo ng silent prayer. Ilapit natin ang iglesia nito na itaas pa rin ng Diyos. At pagkatapos sa silent prayer, si pastor na mag-pray. Ang inyong mga kamot, ituon nyo. Para sa pamilya nito. At upunin ko ang microphone. Pinabigay nyo. Now, Heavenly Father, thank you that you are a God of comfort. You're a God, you're an all-powerful God. Lord, the tour of duty of Pastor William Jr. is finished. This is a changing of God's Lord. Thank you, Lord, that you have put a man of God will be in charge of this church. I pray, Lord, that you will empower him. Give him wisdom. Give him the boldness and the strength. And, Lord, the patience to deal with people. Lord, give him the enthusiasm and the authenticity of being a child of yours. Lord, I pray that members of this church will support